Magandang araw po sa inyo dyan mga kababayan. Ang isishare kong video sa inyo ngayon ay tungkol po sa relay. Kung paano po ito gamitin pamalit kapag nasira ang auxiliary contact ng ating contactor. At wala tayong spare, gagamitin natin ang relay na pamalit. Bago ko simulaan o i-wiring ito dito sa ating control, panoorin nyo muna ang dati kong pinagamitan nito. Ito po ang capstan starter panel kung saan dito ko po dati in-apply ang paraan na gamitin ang relay kapag nasira ang ating auxiliary contact. Nakikita nyo po maraming auxiliary contact ang ating contactor. Ang control na ito ay napakahalaga dahil ang motor na kinokontrol nito ay ginagamit sa pag-recover ng angkor at paghigpit ng lubid kapag nakatali ang barko sa tabi. Ang speed nito ay 3. Reverse forward din po ito mga kababayan. Nung nireport sa akin na hindi fully functional, natuklasan ko ang isang auxiliary contact dyan ay sira. Ngayon dumating ang spare, nilagyan ko na, kaya kompleto na po yan, back to normal operation. Napanood nyo na po ang control na dati kong pinaggamitan ng paraan na ito. Ngayon dito ko naman po i-explain sa inyo o i-apply sa ating basic control. Lalagyan muna natin ang power. Yan. Tapos susubukan natin paandarin itong basic control natin. Dito natin i-apply ang relay. Tingnan natin. Nakita nyo po umaandar. Yan, ni-release ko siya. Subalit ang motor natin ay huminto, nag-de-energize. Inaasahan natin na mananatiling energize kapag ating in-start. Dahil ang wiring natin ay kumpleto naman, ang control wiring natin ay kumpleto. Ibig sabihin lang, simulation lang to, may sira ang ating normally open. Ang gagawin natin, lalagyan po natin ng relay. Ang gagawin natin sa relay, ipapakita natin yan sa schematic diagram. Gagawin natin kung saan po ang ating auxiliary nakakabit. Nakakabit ito sa contactor na to. Aalamin natin ang supply ng ating contactor. Aalamin natin ang A1 sa K2. Dahil sa alam na natin ito, ang gagamitin nating relay ay katulad ng coil nito. Ikakabit natin ang ating coil ng ating relay dito sa A1 saka sa A2. So pag energize nito, kapag in-start natin, ang ating relay ay mag-energize. At ito naman, tatanggalin natin dito, ikakabit natin sa ating normally open ng relay. I-explain ko muna sa ating control circuit. Mayroon po tayong sa ibang video po, nagshare ako ng basic control RAM. Pwede nyo pong tingnan. Ngayon, anong nangyari sa control na yan? Andito ang ating line 1. Stop tayo. Stop. Para maintindihan ng ating kababayan. Stop. Tapos start. Tapos ang ating contactor. MC. Tapos overload. L2. 220 volts AC. Napakahalaga po nitong malaman, ano? A1, A2. Andito ang contact natin. Kapag pin-under natin ito, tingnan muna natin, no? Kapag pin-under natin, umandar, nakita nyo po, nag-energize ang ating contactor. Subalit kapag nirelease ko, nag-de-energize. Ang nangyari po, andito ang line 1, line 2, may 220 volts na tayo na supply. Kapag pinrinse natin ito, nag-de-energize. Subalit, kapag binitawan natin, bumabalik. Ibig sabihin, hindi ito nagkukontakt. Hindi ito nanatiling energize dahil hindi na ito nagkukontakt. Ang gagawin natin, ang relay, itong relay natin, R, tapos
Ganyan. Ito ang iwan. Iwan ng relay. Ito ng relay. Aalamin natin kung ano ang ating supply dito. Ito ba ay 220, 110, 48 volts. Yun ang gagamitin natin. Ito dahil 220, ang gagamitin nating relay na coil niya ay 220 volts. Ganyan lang po. Kapag nag-energize ito, ito ay mag-i-energize. Ngayon, sa halip na ito ay kumuha dito, tatanggalin po natin yan. Tatanggalin po natin ito. Ang ilalagay natin na marking dyan ay R. N, O. Sa R na yan. R. Hindi na dito yan, ha. Ito na ay hawak nito. Tinanggal na. Sabihin natin, tinanggal natin ano. Ang may hawak na nito ay relay. Kapag nag-energize ito, kasabay nito, ito ay magkuklose. Ito ay mananatiling energize. I-wiring natin. Ayun, andyan na. Patayin muna natin ang ating supply. Okay. Kinabit ko na ito. Kapag wala tayong spare, magagamit natin ang relay. Kapag wala, no? Ngayon, ang gagawin natin dito, kung saan nakabit ang wire na yan, pwede natin tanggalin o kaya doon natin ilagay. Kasi kapag nagkaroon ng spare, doon pa rin natin ilalagay yan, so hindi natin pwedeng putulin ang kanyang existing wire. Ang gagawin natin, itong sa iwan niya, tingnan natin. Itong A1, susundan natin yan, tang A2, sa A2 rin. Ang relay natin, tapos ang inabang ko na yan, nakabang na yan. Ito, A1, saka A2. Itong brown, saka ito. Tapos ito naman ay common, tapos ito naman, ang labas, normally open. Normally open po yan. Ang gagawin natin, ikakabit ko muna. Ito. Ngayon, ito naman tatanggalin natin. Ilalagay natin dito sa connector. Tapos, itong isa, kahit dyan na natin ikabit. Hindi ko na ginamitan ang connector natin. Dito ko na kinabit. So, naikabit na natin ang ating relay. Ito na. Sinunod natin ito. A1, A2. Yan po. Itong A2 natin, ito ang A1. Tapos ang ating normally open, nandun na. Nakita nyo po, nandito. Sa start. Yan, nakita nyo po sa start. Kasi ito, di ba? L1. Ito L1. Ito, andyan. Punta dyan. Tapos stop paglabas. Ito, start. Tapos paglabas ng start, ito na ay papunta dito. So, bali, tinanggal na natin. Tapos ito naman ay papunta dito sa normal open. Tinanggal na rin natin. Ginawa natin ay kinabit na sarili na natin kinuha. Kaya ang address niyan ay ganyan na ang address. Yan. May lagay na ng R. Normally open R. Sarili na, hindi na sa magnetic contactor natin. Ngayon, titestingin na po natin. Kung kanina, na wala ng relay natin, hindi yan nag-energize. Hindi naglalatch, I mean. Hindi na natiling energize. Nakita natin. Inong ko ng power, tingnan natin. Yan po mga kababayan. Nakita nyo po. Ang nag-hold na para mag-energize ang ating contactor ay ang ating relay. Kaya napakahalaga po ng relay. Kailangan malaman nyo ang function
ng ating mga ginagamit dito sa control para pag nag-troubleshooting, madali tayong makagawa ng paraan kapag nagkaroon ng problema. Nakita nyo po, ito po ang ganito po ang paraan na ginamit ko doon. Kasi hindi yun nag-function ng fully functional ba? Nagkaroon ng problema. Nakita nyo po, kapag in-stop natin, yan. Paanda rin natin na manatili. Yan. Dahil ito ay naka-energize na. Basta tatandaan lang po kung alin ang gumagamit ng may sirang auxiliary contact, ang coil nun ang titingnan natin kung ilan ang supply na voltahe. Kung 220, 110, yun po ang coil dapat ng ating contact rod din kasi doon natin ilalagay. Maliit lang ang wattage ng coil nito, kaya kaya pang dalhin ng ating fuse, kaya walang problema. At pag natin ihiwalayan kasi yan po ay temporary lang. Huwag natin tatanggalin ang ating wire dyan kasi kapag nagkaroon tayo ng spare, tatanggalin natin ito at ilalagay. Yun po. Stop na natin. So maraming salamat po mga kababayan sa inyong panonood. Sana po nakadagdag ito sa inyong kaalaman. Napakaganda po ng tutorial na to. Kapag nagkaroon kayo ng problema sa auxiliary contact, pwede nyo pong gamitin ang paraan na ito. Nakita nyo po. Yan, tingnan natin. Sa aking mga kababayan dyan na hindi po nakapag-subscribe, mag-subscribe po kayo at i-click nyo na rin yung bell button para ma-notify po kayo kung may bago akong video i-upload. Okay po. Thank you. Thank you for watching.